in the Bible, meron silang binabasa si Dan Brown. Yung ano yun yung Da Vinci Code. Da Vinci Code. Bakit kaya sila very interested doon sa novel na yan? So pumunta ako sa Harrison, naghanap ako ng ano, Da Vinci Code, binasa ko, inumpuan ko talaga, binasa ko the whole night. Ay, kaya pala, kasi ito ay outside the box. Nag-asawa daw si Jesus, nag-asawa daw sila ni Magdalene, at meron daw silang anak, si Sarah, at nandun daw sa Spain. Outside the box yan, ano? Wala doon sa ano. Kasi lalo na gusto nilang malaman kung ano ba talaga ang relationship ni Mary Magdalene at saka si Jesus. Ganun ba? So dapat pala ang gawin ko, no? So it has to be related to their lives, to their experiences, to their interests, and then of course the coming up of the verbum domini, which is translated the word of God. It came out in 2010, and sabi ko Bishop Ambo, that was the time when I came in 2011. Sabi ko kay Bishop Ambo, ako Bishop, siya yung ating chairman of the Episcopal Commission Biblical Apostolate noon. Sabi ko, Bishop, ano, mawawalan na naman yan. Hindi natin maintindihan yan kung hindi tayo magpa-seminar yan. O sige, mag-organize. Nag-organize ako, wala namang venue. Ang venue pwede lang ay Philippine Bible Society. So nakipag-negotiate na lang ako, pwede ba doon sa Philippine Bible Society? So marami naman nag-respond. Nung narinig nila kung ano ang content ng verbum domini, ha, ma'am, pwede ba tayo sa, ano, sa labag? Sure. Kailan? Pwede ba tayo doon sa Bicol? Sure. Kaya doon kami sa, ano, Santo Tomas ba yun? No. So all over the Philippines na pinag-usapan itong verbum domini. Verbum domini, which says that the basic reference of the catechism should be the Bible. The biblical apostolate should be an umbrella of all the other commissions. It should involve itself. Wala na yung compartmentalization natin. The Bible Apostolate should be in the Commission of the Youth. The Bible Apostolate should be with the BEC. The Bible Apostolate should be with the Social Action. Action ka ng action, wala kang reflection. Wala na. No, and then sa youth, siyempre, pati sila napapagod na pag wala ano, Bible study, Bible sharing, diba? So, yung mga commissions dapat ano, tulungan ng Bible Apostolate. It is not there to lord over. But sometimes it can be very different. Katulad ng inilalagay ko sa Facebook, tapos may nagtatanong, bakit dito sa atin walang ganyan? Eh, hindi naman kayo nag-iimbita eh. Ayoko namang papasok lang basta dyan na ayun parang mag-encroach ka ba? Kasi tayo may hierarchy. Kahit anong sabihin mo, may hierarchy pa rin. Kahit anong sinasabing mga participative, may hierarchy pa rin. Kaya kailangan pag pumapasok ako sa isang lugar, hanapin ko yung bishop, participant po. Hanapin ko yung Bible Apostolate Director kahit na nagtatago. Kasi akala niya yung ano, yung kolekta ang akin nangihingin. Eh, bahala kayo sa kolekta nyo kasi di ba nakalagay dun sa ordo na dapat mag-contribute kayo. So, nasa sa inyo yun kung isubmit nyo yung kolekta o hindi. Hindi mo na ako may kasalanan. Kayo ang ano, hindi naman ako naniningil. Yung bishop ang maniningil. Kaya sabi ko, Bishop Ambo, paano natin pupunin yung mga kolekta natin hindi naman binibigay from 2002 to 2012? Sige, kayo po ang ano, akong gagawin ng sulat, kayo ang magpipirma. Tapos ibibigay, when all the bishops are there, ibigay sa mga bishop na kayo, hindi naman ang bayad from this time. Kaya tumaas yung aming koleksyon. Kasi ganyan, kailangan mag-isip ka ng paraan para makuha yung what is your right. Hindi naman namin ano yun, we are not forcing people to give, but it is there in the order na we should contribute to the biblical apostolate. Kaya nandun yung ano, by the way, thank you po sa bishop ng ano, Balanga, kasi ano, very, very charitable siya sa pag ano, magbigay ng kanilang share. Evangelii Gaudium, eto na yung pinag-usapan namin, the joy of the gospel. And the joy of the gospel, parang tautology nga yan eh, kasi gospel is supposed to be joyful. Bakit nilagay pa yung joy, the joy of the gospel? Kasi pag sinabi mong gospel, good news. Pag sinabi mong good news, kailangan yan joyful. Kaya nga sa ating mga ano, katekista, hindi pwede magtuturo ka na ang mukha mo ay hindi joyful. Kasi nga, kaya sa methodology ko, sabi ko, hindi pwede sabihin mo, I come here to bring the good news. And then, ano, sabi,
Ang good news, yung mukha mo nga, hindi good news eh. Kailangan, yung mukha mo, good news. Kaya kailangan, we have to have the discipline of leaving our problems at home. No? Huwag dadalhin yung problema doon sa classroom. Kasi whether you like it or not, kung dadalhin mo yung problema mo sa classroom, it will have repercussions on the people that you teach. Kasi lalabas sa galit ka sa asawa mo, hindi mo siya masampal. Siya, ikaw ang sirampal. No? Pagpunta mo doon sa classroom, you are another one. Ano ka pa kayo student? Ano daw? Bakit siya galit early in the morning? Eh kasi may bagahe siya. May bagahe siya dinadala. Kaya yan, ganun. Everyone has a background. Everyone has a luggage. Everyone, no, has something that he or she carries with him or with her, which has something to do with, has implications on her way of teaching. Kaya maganda yung sinabi ni, sino ba yung nagsabi, the deeper relationship we have, the better. The better is our communion. So, yung deeper relationship na banggit ni Father kanina sa Mass is the prayer life. The prayer life. Thank you. Sa mga wala. Yung mga meron, hindi na. Yung mga Katoliko, bigyan mo. Joke lang ha. Patupato sa langit, may karapatang mag-ari. Eh naman kasi mabigat yan para dadalhin pagaling sa inyo. Ay, library po. Good news kasi dalang news. Binili, bago pa yan, sir? Bago yan. Kasi ano, 700 yata to, ano? Yung mga gusto pumili ng ganito, kasi very handy for travel. Sa akin na lang kayo mag-order, bakit? Kasi ako, meron akong 30% discount sa PBS. Ayun. Kung meron kayong gustong bilhin sa PBS, nila ayun. Gusto ko yung ganyan. Gusto ko yung ganyan. Very handy, kaya nandito ko ng mga. Nakita mo. Pero kung ako, 630 yata. Or something. Basta. English. Oh, Catholic edition to. Meron kasi Protestant edition. May Catholic edition. Yeah. Tanungin mo si Sir Lai kung pwede daw iuwi yung Bible. Thank you, ah. Thank you. So, Evangelical Jum. Gagamitin natin yung inyong Evangelical Jum mamaya, ha? I told you to bring that. Then now Dr. C, that was very extensively covered also yesterday. And then integrated and inculcated in the other lectures. You know. And the social teachings of the church, of course. We are now trying to revive the teaching, or rather become more passionate with our teaching of the social teachings of the church, especially because of the statement of our president, what is the church doing? Oo nga naman. What is the church doing? Marami tayong ginagawa, pero hindi natin pinapublish, sabi ng simbahan. Noong kinokomentan ni Bishop Soxiquan, si Presidente, sabi ko, alam mo, Bishop, natatakot ako. Sabi niya, bakit? Eh kasi, we are commenting on them. Darating ang panahon, ang simbahan ang kakalkalin. Naku, Bishop, kung kakalkalin ang mga kasalanan ng simbahan, kay Bishop Cruz. Si Bishop Cruz kasi, kapitbahay ko, eh lahat ng mga concern ng mga pare, lahat ng mga problema ng mga pare, dinadala sa kanya. Eh kung mabigat na siguro, pupunta siya sa office. Alam mo natin, but I don't retain it kasi ayoko mo yung ano, but yung mapuno ng toxic. Basta nakilig ako, tapos na. Hindi ko na gusto malaman kung sino po yan. Hindi naman ako yun. Pero ibig sabihin, marami talagang problema within the church and outside the church, in society. At saka, yung problema natin sa society, kumisa nagsisimula kasi sa atin. Diba? Sa atin. Kaya I always go back to that. If we change our way of thinking, no? Marami ang magbabago. So, evangelical yung ang background. That is the
the challenge. So, in Evangelical Gaudium, sinabi ni Pope Francis na siyang, ano, kasi nag-resign na si Pope Benedict kahit sa dami ang problema sa simbahan, internal, financial, and otherwise. Grabe ang kanyang, ano, kaya it was enough of humility on his part to say, I have to give it to somebody. And then, it's providential naman talaga na si Pope Francis ang, ano. And Pope Francis is the example of somebody who went out of the box. Marami akong kaibigan na pa, nagsasabi, ano ba naman si Pope Francis? Sabi ko, huy, ang ganda-ganda ng Joy of the Gospel. Wala namang organization yan. Hindi katulad ni Pope Benedict na kung magsulat siya talagang ano. Sabi ko, naku, Father, alam mo, yan lang ang libro ng bishop, ng Pope na binasa ko. To tell you the truth, sabi ko. Kasi very simple. At saka parang ang sarap na pagkain. At saka nandun pa yung genius of women. Ha? Oo, siyempre. So, hindi naman pinagtutuunan ng ano yan eh. Diba? Kahit na ilang seminar ang ano, in-attend ko, kahit na ilang speaker, mga pare, mga bishop, wala pang nagbanggit yan. And it is in the Joy of the Gospel. Bakit? It has something to do with thinking pattern. So what does the Bible really teach? Okay, the Bible is written literature. But when we say Word of God, maraming nuances ang Word of God. Ah. But when we say the Bible, ito na yung written Word of God. But when we say Word of God, si Bishop din ang nagsabi, di ba, maraming ibig sabihin ng Word of God. For example, creation. Creation is also the Word of God because of the Word of God, the world came to be. Diba? And then, syempre, yung katabi mo is Word of God. Because God said, let there be man. No? Man and woman was created by God. And therefore, man and woman is also Word of God. Ano pa ba? Conscience. Conscience is the Word of God. Kami sa Ifugao noon, wala kami mga written laws, pero meron sa konsyensya ng aming mga ninuno. Ang nanay ko, grade 3 lang yan, pero sabi niya, bakit maaga kang umuwi? Nag-shortcut ka na naman, ano? Opo. Dumaan ka sa kaingin? Opo. Meron ka bang pinitas doon na prutas or meron kang kinuhang ano? Meron po ako ito, yung tungkod ko, yung sugar cane. Ito po, ibalik! Pinuha ko eh, wala namang tao doon. Ay nako, sabi niya, sa kanununuan natin, bawal ang magnakaw, bawal ang kumuha ng hindi sa'yo. Kasi kung kukunin mo yan, babalik sa'yo. Gusto mo bang babalik sa akin yung ginawa mo? Hindi po, sige, balik ko na. yung kapatid ko, dumating, ay, ate, mayroon na tayong ulam. Nangulam natin, idlo, ilan, pito. Ay, saan mo kinuha yan? Ako na, si mama, saan mo kinuha yan? Saan nang galing yung itlog na yan? Ay, kinuha ko po sa daan. May-ari ng itlog na yan? Opo, yung manok. yung manok, pero may-ari yung manok. Hahanapin ng manok yung kanyang itlog at hahanapin ng may-ari yung manok. So, ano pong gagawin? Iluluto ko na sana eh. Hindi. Ibalik. Ibalik namin talaga. Doon ko natutunan sa nanay kong grade 3 ang morals, no? Morals na kung hindi sa'yo, huwag mong gagalawin. Huwag mong kukunin. Kaya sa bahay ngayon, isa lang ang aking role. Ang mga nakatira doon, yung bunso kong kapatid at yung kanyang tatlong anak kasi wala nga ako doon. So sabi ko, alagaan nyo itong bahay. Kayo munang titira dito habang wala ako for how many years. No, so ang ano, mga pamangkin ko doon, 5, 7, 11 years old. Isa lang ang role ko, honesty. Nakabalandra yung aking mga ano doon, mga 1 peso, 5 pesos, 10 pesos. Binigay lang ko, alis muna ako. Pagbalik ko, nandun pa rin. Kaya ang sarap ng feeling na kampante ka, na hindi ka ninanakawan sa loob ng bahay. Kaya lang paglabas mo sa bahay, ayun, loob ka ninanakawan. Lahat ng pera kong galing dito sa ano, Lasal, nung nag-retire ako, dinala ko sa isang Oo, doon kasi ako nagturo ng 10 taon doon. Nawala lahat in one, sa SMU ko, Father. In one, how many years? 2 taon lang. Tapos one day, I woke up.
Kati, ano po ba? Wala na yung pera natin. Paano nangyari yan? Eh, kasi, ano, tinangay ng mga nandoon sa, ano, sila yan sila, napunta sila sa kapulong na wala na lang. Ako po, paano? So, who will be answerable for that? Ganoon lang. Tapos sabi ko, at teka muna, meron pa naman akong, ano, prudential. Balik po dito sa Manila. Prudential! Prudential! Meron pang isa. Yung ano, Daniel Villanueva. Na ano, that was a Canadian company. Pagpunta ko, wala na rin yung ano, yung office. Bakit ano na, tiles na nakalagay dito? Eh, wala na po. Saan nag-transfer? Ay, hindi po namin alam. Hinanap ko sa ano, internet. Wala na talaga. So I was left with zero. What is this? Sabi ko niya, the modern day job. Kaso babae lang ako. Nagalap ako sa ano sa Biblia. Sige, I will console myself. Jeremiah, kasi siya yung favorite ko. Ano? Favorite kong prophet. Nakarating ako sa Jeremiah 33 verse 3. Come to me and I will answer you. And I will reveal to you what you do not know yet. Ano? So, that was the time nung nawala lahat. That was the time na pumunta si Bishop Angbonati. Pwede ka bang ano, maging sekretary ng ano? Ayoko. Kasi yung kausapin doon, mga pare, mga obispo. Ang hirap kaya kausapin mga pare, mga obispo. Hindi naman. Ayoko po, ayoko talaga. Wala na yung boarding house ko, wala na lahat. I give up everything. Sigurado ka. Maghanap kayo ng padre. Ay nako, ang kanilang priority, mga congregation nila. Eh, magkakapay na pare. Ako lalo na, mga pare, lagi busy. Eh, ba't ako? Babae pa ako. Eh, kasi ikaw ang nirecommend. Ayoko talaga. And then, second time, pumunta na naman. Manati talaga, wala kang mahanap, di ba? Ano, pagbigyan mo naman ako, sabi niya ganyan. Isip mo na ako, Bishop. So, nag-reflect ako. Sabi ko sa sarili ko, walang yaka. Ang dami-dami mong scholarship na natanggap. Ang dami-daming biyayang binigay sa'yo ng Diyos. Dami-dami nga, no? Tapos tatanggi-tanggi ka, ano ka? Yun ang last na reflection ko after analysis. Sabi ko nga, no? Kahit na walang pera ko, isipin ko na lang, yun yung pinamasahe kong pumunta sa training doon sa Hawaii. Yun ang pinamasahe kong pumunta sa, ano, tatlong beses sa Jerusalem. Yun ang pinamasahe kong pumunta doon sa Rome. Iniisip ko na lang yung mga binigay na biyaya ng Panginoon sa akin on scholarship. Yun na lang. So, walang pa yung paper. Oh, sige na. Sige, Bishop. And I was very grateful kasi si Bishop talagang full support. Anything na ano, i-suggest mo, pag-aaralan niya. Pagkatapos sabi niya, these are the pros and the cons. What do you think? This is what I think. Ah, okay. Ganyan. Ang ganda ng ano, working relationship namin ni Bishop. And I realized it only then when I was in the biblical apostolate. These are the best years of my life. Because in here in LaSalle, 60,000 pero ano yan, talagang stress. Oo, kailangan magtrabaho ka, kailangan meron kang research, kailangan meron kang abroad, mga speech abroad, kailangan meron kang sinulat. Kung wala, hindi ka mapapromote. At kung hindi ka mapapromote, ikaw pang ilagay na chair, kahit na ikaw ang chair, kung hindi ka naman na-promote, yung mga teachers mo, higher ang salary nila kaysa sa'yo. So, ano ba ito? I was always stressed here, talaga. But, no? Between having a higher salary and having a honorarium. And siyempre, you prefer na you're happy naman, di ba? And that is, yan na yung joy of the gospel. Sorry, Lord. Ito pala yung, kaya pala, gusto mong mawalang lahat sa akin. Kasi nga, kapit ako doon. That is not your security. And yun ang sinasabi ng Jeremiah 33. Come to me, call on me, and I will answer you and reveal to you the things you do not know yet. Mag-retire na ako. There are things I do not know yet. Ang yabak-yabak ko talaga. So, yun. When you dwell with the Word of God talaga, the Word of God makes you humble. Kaya nga nag-member ako doon sa CBAP. Catholic Bible Association of the Philippines, kasi yung mga mga scholars doon sa Bible, you are humbled by the Word of God. Nobody can say he knows the Bible or she knows the Bible. The Bible knows you. You don't know the Bible. When you ask a question, there is always another question that pops up.
it's written on it's a written literature based on faith. So from conscience, balik ako dito sa meaning ng written word of God. Of course, the incarnate word of God is Jesus Christ himself. So since it is literature, it has different genre. They call that genre. Or you look for the other pronunciation. May other pronunciation na ginamit ko. So, there are different genre, different kinds of literature. So you don't read an advertisement as if you read a serious announcement, something like that. And that is why when we read something, we have to identify what is it all about. And we try to find out, this might be the clothing only. Ito ay damit lang. Paper wrapper lang yan. Candy wrapper lang yan. Hanapin mo yung tamis nasa loob niyan. So we need to study, we need to think, we need to ask questions. Gone are the days when we are not supposed to ask questions. We have to ask questions. And the questions are critical questions. Why? Hindi para payabangan, kundi to better understand and appreciate the text. At ito yung ginagawa ng mga born again. Kasi mga born again at sa mga Baptist, tinututukan lang nila yung Biblia, di ba? Tayo, because of our history, ang pinagtuunan natin ng pansin, yung mga sacraments. Kaya sinasabi, you're sacramentalized, but you're not evangelized. So sasabihin sa atin, why do you repeat and repeat your prayers? Hindi pa natin makita sa history na naunang sinulat ang Matthew kaysa naman the evolution of the rosary in the 12th century. Diba? So hindi natin napag-tagpi-tagpian, hindi natin nakikita yung difference. Kaya ngayon, back to the sources. Back to the sources from the very beginning, from day one, sinasabi ni Monsignor Jerry. Back to the sources. Tradition with capital letter T, ha? Hindi lang yung small letter T. Capital letter T, the totality of our history as a church and scriptures. Scriptures. And scriptures is not only New Testament, as a priest said. Bakit natin pag-aralan ng Old Testament? Old Testament na yan. Ang New Testament lang. Hindi, kasi tignan mo, maraming quotation sa New Testament na galing doon sa Old Testament to establish yung binanggit ni Bishop Pabilio na continuity. The New Testament has a continuity with the Old Testament. But Jesus was a Jew. Let us not forget that Jesus was a Jew. Yan ang ina-emphasize sa amin noon sa Jerusalem. Don't ever forget that Jesus was a Jew. And if he was a Jew, the style of his teaching was Jewish. He made use of Jewish methods. That is why I will introduce you to a Jewish method which Jesus used. So, what are these methods? Suspend muna natin yan kasi it is found in another file.